Let's dog. F-A-00. Para mikrofon, natanggal lang mikrofon. Sige. Yan mga ka-red, hindi pala natin na i-on yung microphone natin mula dun sa bahay. Oo, pero nakita nyo naman, mula dun sa bahay kanina, yan na po yung tinatakbo natin, 1.1 km. Nagsasalita ako, hindi ko pala namalayan na natanggal pa yung microphone natin. Hello po, welcome po mga ka-ride. Magandang araw po sa inyong lahat. Today po, ang gagawin natin is ipapakita ko po sa inyo yung proseso ng paggawa ng crash cage natin, yung ibinibenta natin na crash guard. Ito yung po, ito. Ipapakita ko po sa inyo, halimbawa ngayon, merong nag-order po sa atin. So, una po natin gagawin, natural, alis tayo ng bahay. So, dito na po tayo ngayon, pambahay hanggang dito sa lungsod ng Tanggub. So, yan na po yung tinakbo natin, 4.4. So, halimbawa, kung merong nag-order sa atin, ang una lang po natin gagawin is normally, bibili tayo ng mga materials po. Ano po? Doon po ang punta natin ngayon. Kadalasan, dalawa pong hardware ang pinapipilian natin. Yung hardware na yan, yung Bob's Construction Supply, nandyan. Yung mga material nila is nandyan lang din sa loob. At most of the time, dito tayo bumibili. Yan, kung nakikita nyo yan, Pops, RN Builders. O, dito tayo bumibili kadalasan ng mga ginagamit natin para sa crash cage natin, sa DCC. Dito natin yan in order, binabayaran. Tapos pagkatapos dyan, pupunta tayo ngayon sa doon sa bodega nila kung saan naka-imbak yung mga materials, kasi walang mga, kung meron mga materials na nandyan, pupunti lang. Dala-dala na po natin halimbawa yung resibo ng binayaran natin ng mga materials, dadalhin po natin yan ngayon doon sa ano. Ito pala yung bag, yung isang ano. Minsan pag naubusan sila doon sa kabila, dito tayo bumibili. But first option natin is doon sa RN. Kung kaya sinabi ko kanina, halimbawa meron tayong hinahawakan na resibo, basahin nyo nga mga ka-red. RN Builders, RN Builders Main Warehouse. So yan, nandyan yung mga bakal na gusto natin, kadalasan natin kinukuha yung mga tubo, yung mga ibang bahagi pa ng crash case natin, yung mga bakal. Okay, pagkatapos dyan, dinadala natin yan, dinadala natin yan dito sa kay kuya dun sa shop na kung saan ginagawa yung metal works niya. Ayan, dito yan ginagawa. Kung nakikita nyo po yung mga video natin, siguro napansin nyo naman siguro, dito po yun. Ayan, so, wala si kuya, ewan ko kung saan. Ayan, dito pala. Yeah, good morning. Natay, order duhaya, pero wala pa man nagpadala. Magulat-hulat lang sa ta. Taga Palawan o taga Makati? Taga Makati, taga Palawan? Ma, mudo lang ko ni Madre, huwag na na. Ha? Ah, sige, salamat doon. Ah. Oh, yun mga karib. Mula po dyan, halimbawa, natapos na yung mga bakal-bakal, yung pagdurugtong, pag natapos na yung metalworks, dinadala po natin yung unit para sa paint job na naman po. So dito natin yan pinapatirahan dito kay kuya. Good morning, ah. Wala sa dyan po natin pinapatirahan, dyan po natin pinapagawa. So
Oo. Doon sa ano, mga ka-red, ang bayad po doon sa Metalworks kasi is 2,500. Tapos diyan sa paint job din, 1,500. So 2,500 and 1,500, that is 4,000 po, mga ka-red. So galing po diyan, halimbawa natapos na po yung pag paint nila, dadalhin na naman po natin yung product, yung item natin for delivery na po. So dadalhin na po natin dun sa LBC. Am I still recording? Yes. So dadalhin na naman po natin yung item dito sa dito diyan sa LBC po, mga ka-ride. Diyan po natin dinideliver. Yung mga in order, yung mga DCC. Tapos ko na po naipakita yung process niya. Hanap lang tayo ng ano. Pwede natin mapagtambayan, okay? Dito lang tayo. Tanong po, ano po ba yung DCC na pinagsasabi mo, Karide? So, ito po yun. Itong flash guard na yan. Ayan. Ito po yung DCC, mga Karide. Ito. Basically, a crash guard. This is exclusive for GSX-S only. Okay? So, ayan po. Yun pong pinapakita natin. Yun po yung process ng paggawa ng DCC na yan. So, kung nagtataka po kayo kung bakit may kamahalan, aside from the quality, talagang mahal din naman yung ano nila, ni kuya at saka sa paint job, labor fee nila, kumbaga. Ako po, ito pong karide din yung mga karide, I serve as your, kumbaga parang iboy lang po ninyo ako, mga karide. Kasi nga, hindi tayo available, eh, meron din po tayong trabaho. Kaya meron po tayong mga tao na gumagawa. Bakit DCC din pangalan, Kamo? DCC. DCC Diamond Cash Cage. Diamond Cash Cage. Teka muna, nahihirapan tayo dito, maalog. So, wait lang po muna. Meron tayong babayaran sa loob. Bayad muna tayo ng bill. Bill ng kuryente. A few inches later. Tanong, sino pala ride yung mayari ng DCC? So, sa tanong po na yan, ang sagot po dyan, ang sagot po dyan sa tanong na yan is ako po. Ako po yung mayari ng DCC. Tayo po ang nag-conceptualize ng crash cage na ito. Kasi nga, gaya ng previous vlog ko, iwan ko lang kung nakikita nyo kasi medyo mahaba rin yun. Mahigit isang taon po ako naghahanap ng crash cage para sa motor na to. And unfortunately, wala po tayong nakikita. Kaya yun po yung nag-udyok sa atin na gumawa po ng sariling crash cage natin. And it so happened, mayroon tayong mga kapatid na gusto rin nilang magkaroon. Kaya nag-order rin po sila. But actually, hindi po ako seller ng kahit na anumang parts na motor. Pero kung meron mang gustong umorder sa atin, so tumatanggap po tayo ng order po. I will serve you as your e-boy. Yun po. Kasi nga ako yung nag-conceptualize, ipinangalan po sa atin DCC, Diamond Crash Cage. Diamond, that is Mundia. Binaliktad po yan, Mundia. I am Michael Gregor is Mundia. Apelyido ko po yan, Mundia Diamond. Yun po, mga ka-ride. Da sa sentro lang, nagbayad og bill. Shout out naka YouTube. Shout out naka Ruben Padilla. E check lang Links Rider sa YouTube. Nag-vlog ko. Oh. Shout out lang taka. Oh, shout out Ruben. Sige daw.
Again, bakit po may kamahalan? Kasi dalawang shop po yung gumagawa ng crash cage natin. Unang shop is yung responsible for the metalwork, and the second is the shop that is responsible for the painting. Metalworks again is 2.5, painting is 1.5, that is 4,000 plus material pa po na ginagamit. Para doon po doon sa mga meron na, di po kayo magsisisi, Pops. Talagang pinagbutihan talaga namin yung paggawa dyan. Matibay talaga yan. Kasi ginagamit natin dyan is GI5 po. GI5, 3/4 yung circumference at saka scheduled 40 po yan. Makapal yan. And full wheel din yan, full wheel. Kaya matibay talaga yan. Bakit ko po to ginawa ng video? Kasi nga, alam ko po, meron na po tayong kapatid na rider din. Gumagawa po siya ng ganito. At pinagkukunan po niya ng base is itong product natin. Nakikiusap po ako sa kanya. Kasi ako, hindi rin naman tayo nagdadamot. At di rin natin yan maiiwasan kung meron mang gustong gumawa ng version nila. Pwedeng bumili sila sa atin, tapos gawin lang nilang guide. Kasi i-reproduce nila. Nalaman ko rin lately na meron na talaga. So hindi ko na lang babanggitin. Ang pakiusap ko lang po sa kanya doon sa conversation namin, kasi nagpaalam po kasi siya. Ang good thing lang po sa kanya is nagpaalam po siya. Nagpaalam siya kasi tinanong ko po sa kanya bakit ang dami niyang tanong. Marami siya talagang tanong tungkol kung saan, tungkol sa attachment. Tapos humihingi po siya ng maraming pictures. Tapos nag-order po siya sa atin ng isa. Kaya pala, gumagawa pala siya ng ganito. So, okay lang. Sa akin lang man din is sharing lang, kumbaga ba. So, okay lang. Basta as long as do not bring my name. The name Diamond is kabaligtaran po yan ng ano ko. Piliyado ko po yan. So, yun lang po. At saka aside from that, mga karide, matagal ko na rin pinaplano na magkaroon tayo ng drop test nito. Pero hindi pa talaga ako nagkakaroon ng saktong pagkakataon kasi pinaplano ko pa rin hanggang ngayon kung paano at kung saan natin gagawin. Para at least makipagkita ko po rin sa inyo kung ano ba talaga yung silbi nito. Kung ano ba siya, reliable po ba siya. Gagawa po tayo ng isang video na kung saan papakita po natin yung drop test ng crash cage na to. So, antay-antay lang po muna, mga karide. So, once again, mga karide, kung bago pa po kayo dito sa channel ko at nagugustuhan nyo po tong video natin, pwede po kayo mag-subscribe. You may also hit that notification bell para ma-notify kayo every time na meron tayong bagong video na i-upload. We are also open for comments, reactions, or even corrections po. So, hanggang dito lang po muna, hanggang sa muli nating pagkikita. Thanks for watching. Bye-bye.